Happy World Carnivorous Plants Day po sa ating lahat. At sana po ngayong araw na ito ay marami tayong matutunan kung saan pag-aaralan po natin kung paano tayo makakapag-alaga ng mga carnivorous plants kahit na outdoor dito sa tropical environment. So ang ating pong main lead topic ay kung paano natin sila maalagaan na ito ay magiging matipid, no? Practical, sustainable, and syempre ang pinakamahalaga, environmental friendly. So mag-uumpisa po tayo dito sa kung paano po natin inaalagaan yung ating mga carnivorous plants, no? So medium, water, at kung paano natin sila pinaarawan outdoor. So sana sa maikling pag-aaral na ito ay marami tayong matutunan. So ayan, welcome back po sa ating munting pag-aaral, no, para po dito sa ating outdoor setup. So ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano natin matitest, no, kung okay ba talaga yung cocopeat sa ating mga carnivorous plant. So let's go. So ngayon po, itetest po natin yung ating equipment doon sa ating tap water na may 1/2 tablespoon ng salt, table salt, ng rock salt. So ayan po ay nag-read ng 720 ppm, para po mamaya alam natin na gumagana itong mga panukat natin, no? So ayan po, 1.5 naman po doon sa salinity meter. So ngayon naman po, itest natin siya doon sa ating medium. Ito po yung tubig na kauulan lang ngayon, no? So first na ulan to, kaya medyo, no, manilaw-nilaw. So ang reading niya is 33. Now considering na may mga dumi po sa bubungan, ay mababa pa rin to at good po to sa ating carnivorous plant. So 33, tandaan po natin yan, ha. 33 yung TDS reading ng ating rain water. So ngayon, itest naman natin na yung salinity ng ating rain water. Ito ba ay may content ng salt? Siyempre, kung kayo po'y pamilyar sa rainwater, alam nyo po na wala na itong salt content. So, ang possible reading natin dyan ay zero. Kasi, no, alam nyo na yung proseso ng ulan. So, good as distill. So, ayan po. So, ayan po. No? So, ngayon po, ahaluan naman natin siya ng ating medium dito na cocopeat, para makita natin yung difference kung mataas ba ito sa TDS. Mataas pa to sa total dissolved solid and salt content, sabi nga po ng iba. So ito pong ating cocopeat na to, no, ito po ay lumang cocopeat na, which means, no, nahaluan na rin po ito ng carbonized rice hull and some outdoor life. Ito po ay ginamit na natin dati para makita nyo po kung talagang yung lumang cocopeat ay tumataas daw yung TDS reading at salinity. So kanina po 33, no, yung ating baseline. So ngayon po naging 45. So tumaas lang po ng at least 12, no, ppm. So which is mababa naman po, considering na ito po ay aged cocopeat na at may halo pang CR edge, no? So ngayon po, check naman natin yung salinity, kung mataas ba ang salinity content or salt content ng ating cocopeat. Ito po kasi ang sabi sa ating community. So ngayon po, nakita natin na yung salinity content ng cocopeat ay mababa. So untraceable nga po, no? So ngayon po, let's move on dun sa ating usual medium na ginagamit dito, which is cocopeat. Sa tap po nun ay merong sometimes carbonized rice hull and then cocopeat again. Then sa ibabaw po ay merong sphagnum moss and perlite na recycled, no? At sa pinakataas ay may live sphagnum moss na fresh. So tignan natin kung ano po yung naging effect dito sa ating mga halaman. So ito po ay ina-advise ko doon sa medyo, no, sabi natin matagal-tagal na nag-aalaga. Pag kasi po yung bago pa lang, baka hindi po ganun yung same result, no? Kasi po syempre pag baguhan ka, no, medyo kabado pa. So better kung mag-stay tayo sa sphagnum moss and perlite na lang.
po. Kung gusto mong makatipid at no, medyo matagal-tagal ka na naman nag-aalaga, no, pwede mong gamitin yung ating mga no, medium na ginagamit dito tulad nga po nung Coco Kit. So, I suggest also na mag-alaga rin kayo ng ano, ng mga live sphagnumos dahil no, ito'y madalaki yung natutulong nito para po masalagaan natin, masustain natin at mapaganda itong mga ating mga precious na carnivorous plant. So, ngayon naman po, no, pag-usapan naman natin yung watering ng ating carnivorous plant. So, ang main source natin ng tubig dito ay rainwater. So, mula sa bubong, sinasala natin yung tubig, dumadaan ito sa alulot, at sinasalo natin, no, gamit itong mga blue drum na naglalaman ng 200 liters each, no. Dito tayo nagsimula sa dalawang blue drum lang, at nung dumami na yung ating mga carnivorous ay dinagdagan na rin natin ng mga IVC tank, no. So ayun nga, sinasala uli natin to sa mas malaking parte ng ating bubungan, no, at ito ay mayroong passive filtration, at ito ay sinasalo ng tatlong mga nagka 1,000 liter each, no, ng mga IBC tank. So, make sure lang, no, na plastic po yung anyong container. Pagdating naman po, no, sa pagpapaaraw, no, make sure na i-acclimate nyo, no, lalo na yung mga kararating pa lang ng mga carnivorous plant nyo o yung galing sa indoor, i-outdoor nyo, nagbabalak yung outdoor, mas maganda, no, meron siyang natural filter tulad ng mga non-carnivorous plant, o kaya mag-acquire kayo ng shading net, no. So I suggest 50 to at least 80%, no, yung shade niya para maalagaan po yung inyong mga plant na bagong ano, salang sa outdoor. So mapapansin nyo po yan tulad ng mga iba na hindi po yan agad gaganda. So mamamatay yung mga old traps, mapapalitan po yan ng new traps na outdoor grown. So huwag kayong mag-alala kung sa tingin nyo eh, mabilis nagkakaroon ng itim, as long as maganda yung inyong let's say new growth, no, maganda yung new growth, walang mga problema. So good style dyan, no? So ayan po. At make sure lang, no, na alagaan nyo rin sa mist yung inyo pong mga alaga habang inyong itong ina-acclimate para may suporta at hindi mabilis matuyo. At ito po ay mananatiling buhay hanggat magkaroon po siya ng mga mas mga magagandang mga new growth. So dito po sa tropical country, wala kaming snow, wala rin kaming winter. So paano namin no, sinusolusyonan kung wala kaming winter na doon nagdodormant yung ating mga carnivorous plant? So dito po sa atin sa Pilipinas, no, specifically, mayroon tayong ginagawa yung pag-i-skip ng dormancy. So ito po ay nagpo-promote ng new growth. So hindi na po sila nag-ano, kumbaga hindi na sila nadadaan sa dormancy. At kung ito po ay gagawin natin, no, mas matitrigger pa ito para sila'y ma-stimulate na magkaroon ng mga new growth. So tulad po nitong ating no, gagawa ng ano, ng pag-i-skip ng dormancy itong ating Shenron, or galing po ito sa Shufentel na cultivar. So gagawin natin yung pag-i-skip ng dormancy dito sa tropical country. So ito po yung ginagawa namin dito. So gusto rin namin marinig kung ano po yung mga technique nyo, paano nyo po ini-skip yung dormancy. Pero dito sa amin, ito po yung aming ginagawa. So syempre, may napansin nyo kanina, no, yung medium natin ay meron ding coco peat. So ayan po. So hindi rin po magiging problema sa inyo kung gagamit kayo ng coco peat pagdating sa inyong mga Venus fly trap. Actually, eh, gusto nga nila yun. Tinan nyo, ang haba ng ugat to. So ayan, bukod po sa coco peat, meron pa yung carbonized rice hull, di ba? So ayan po. So ngayon po, ang una nyong gagawin, tatanggalin nyo po yung mga old medium para po ma-expose yung rhizome, no? At aalisin nyo po dyan yung pinaka oldest rhizome dun sa dulo. At magtanggal rin kayo ng 1 to 2 rhizome na ano pa, na fresh, no? Para naman magkaroon po, no, ma-stimulate, no, yung plant, no, para po mag-produce siya ng new growth. At
hindi siya mag-undergo ng dormancy. Kasi napansin po namin yan, kapag hindi namin ito ginagawa, nako, no, liliit po yung inyong pong mga alagang, mga Venus flytrap, imbis na lumaki yan. So, kung na-maintain nyo yung inyong mga Venus flytrap, no, kahit po medyo matagal na yan, ay no, hindi po yan liliit, no? Tulad ng sabi ng iba na annual daw po itong mga Venus flytrap. Pero sa experience po namin dito, growing it up outdoor, ay umabot na po ito ng mga almost 3 years. Specifically, ito pong Shenro na hawak ko ngayon. Parang 3 years na nga yata itong mahigit eh. So, ang ginagawa po natin dyan, no? Kung kailangan i-divide yung plant, i-divide natin yung rhizome niya, kung may sarili ng rhizome yung mga new growth. At kung wala, no, tatanggalan lang natin, no, ng mga old rhizome at few fresh rhizome, no, para nga ma-stimulate yung growth. So, ayan. Pwede po kayong gumamit ng gunting, no, pero kung sanina kayo, no, mas naramdaman nyo po kasi pagka mano-mano yung inyo pong pagtatanggal ng old rhizome. Ingat lang po kayo, no, pero matanggal man yan, no, pwede nyo naman i-propagate. Now, huwag nyo po pala itatapon ha, yung mga old rhizome, lalo na kung may white na portion pa, pwede nyo pa pong itanim yan. So, alisin nyo lang maduduming parte. Ang po, sana huwag nyo pong kalimutan na pag kayo po ay naka-acquire ng plants na sana ay be ano po, responsible no, sa pag-aalaga po nito. At huwag lang po nating iwan kung saan, no, kailangan po nating diligan yun araw-araw at i-check. So, yun lamang po at God bless. So ayan, sana may natutunan tayo ngayong araw na to. At muli po, happy World Carnivorous Plants Day po sa ating lahat. And God bless po sa inyo. Bye-bye! Life is a winding road. The International Carnivorous Plant Society wants you to be successful with your plants. We welcome growers just getting started all the way through professional scientists. We started an annual World Carnivorous Plant Day to celebrate these spectacular plants. Take a look around our website and you'll find historic documents about carnivorous plants, growing guides, free educational resources, and more. Have questions? Ask. We don't bite. But our plants do.